Hi everyone, welcome to another episode of Surprise Guest with Fia Arcangel. Thank you so much for streaming and downloading and listening to our episode. Nagpapasalamat po kami dahil nako, sabay-sabay tayo laging nasa sorpresa at sana na-enjoy nyo ang bawat surprise as much as I do. And today, we have another surprise and I see na hindi lang isa kundi dalawa ang aking surprise guest today. So, papadalhan ako ng mga clues para malaman kung sino ang ating mga surprise guest. Okay, first clue. Okay, isang babae at isang lalaki. Okay. Hi, surprise guests! How are you? Hello! Hi, bro! We're good! Hi! Oh, wow! Nako, nagpupo na naman yung ating mga guests sa atin, which means, nako, you sound very young! Loko lang. Okay, surprise guests, are you both artists, both actors and actresses? Yes, we are. Yes, okay. So, meron ba kayong current show na ginagawa ngayon? Meron. Yes. Ah, okay. Wait, umi-ere na? Yes po. Ah, okay. Weekday show ba to or weekend? Weekday, oh, okay. Yes. 5 days a week na papanood. Ay, okay. Meron isang clue dito na pumasok na kalagay. Na-stranded kami sa isang isla. Okay, alam ko na to dahil lagi ko nakikita ang plug nito. Surprise guests, kayo ba sina Derek Monasterio and El Villanueva? Yay! Nakuha ko dun sa na-stranded sa isang isla. Hi, guys! Hi, po! Hello! How are you? Wow, you both look so fresh and beautiful. Beautiful. Even Derek is beautiful. Hi, how are you guys? I'm good, Miss Fia. We're good. Yeah. Okay, wala naman kayo sa isla ngayon. Wala na po. wala na. Alam mo, kaya ako talagang naaalala yung show nyo. Because, well, first of all, sobra akong na-intrigue nung nakita ko yung first teasers ninyo. Because parang very, I don't know kung alam nyo yung movie na to kasi sobrang luma na ng reference na to. Pero parang very Return to Blue Lagoon. Parang ganun yung dating. Diba? Yeah. Yes, actually inspired po siya with Blue Lagoon. Napanood niyo ba yung movie? Yeah. I watched it. Really? Wait, yung original ha? Yung si Brooke Shields pa? Brooke Shields, yes. Wow. Okay, napanood ko kasi yun nung bata pa ako. Pero, so, this mean na your taping has wrapped or you're still continuing taping habang umi-airing siya? Hindi ko, continue pa din po kami mag-tape. Yung tinitape namin ngayon nasa mga week 9 na pero yung nag-air mga week 6, mga ganun. Ah, okay. So at least hindi na kayo naka-lock-in. Yeah, wala namang lock-in na. Okay. Saan ba kayo nag-shoot nun? Pwede bang sabihin kung saan yung isla? Oh, yeah. So, pwede naman po. Humalig. In Quezon. Province. Alam mo, nabanggit mo yung Humalig. When I see it, kasi syempre pag napanood namin sa TV, parang mukha talaga siyang deserted island. Hindi naman siguro kayo uwian pag doon yung location nyo, no? Meron kayong area or place near the island kung saan kayo nagsistay? Tama ba? Yes. Actually, kung saan kami nagsistay, nag-shoot din kami doon, but the first few days, sa kabilang isla kami, which is 15 minutes away. And then, bangka lang papunta doon. Wow. So, pati lahat ng equipment, ibabangka ninyo papunta doon? Yes. Wow. And so, syempre, since isla yon, medyo maaga siguro yung cut-off nyo kasi magbabangka pa kayo pabalik. Tama po ba? Yeah. Usually, natatapos kami ng 5 unless merong night scene. Pero kapag gabi po kasi sobrang lamig doon eh, as in mahangin. Tapos, since walang ilaw, napakadilim talaga. So, ang hirap. And then, ayun, maaga naman po kami natatapos. Okay. Unless merong night scene. Nag-overnight na ba kayo dun sa isla? Because of the night scenes? Hindi po. Mukhang malabo po mangyari. Yung first taping days nyo sa island, na-imbibe nyo ba yung feeling na medyo isolated talaga kayo nung nag-shoot kayo? Na parang, oh my gosh. Oo? Yes. Ganun ba? Kasi, were you isolated? Kasi yung island po na yun, wala din siyang signal. So, wala kaming choice din para gumawa ng ibang bagay. So, puro bonding lang kami sa isa't isa at sa crew. Wow, no, anong bonding ninyo? Ang bonding. Kumuha ng sea urchin. Yes, naghanap kami ng sea urchin. Kasi madami dun eh. Hanap kayo ng sea urchin, tapos titingin kayo ng stars. Gano'n. Yeah, sa gabi. Yes, sa gabi, actually. And lahat kayo magkakasama? Kami dalawa lang ni El eh. Wow, kayo dalawa lang talaga. May mga time din na kasama din namin yung mga prod. Okay. Madaming times na gano'n. Di ba nagbo-volleyball din kayo? Yeah. Pero kasi mostly kasi Miss Pia.
nung parang ano namin, first 5 days namin, kami dalawa lang ni El yung nasa, nung artista. So parang no choice kami dalawa kundi mag-bonding. Kasi kami lang dalawa yun. So kaya kami naging close. Ah, pero alam mo, minsan kasi, ang dalawang tao, kahit no choice, kung hindi talaga nila gusto ang isa't isa, parang hindi talaga sila magbabonding, di ba? Well, yeah, that's true. Actually, din naman. Luckily, yeah. Gusto namin yung vibe ng isa't isa. Hindi ko pa napapanood yung show, pero yung vibe ninyong dalawa, di ba? Kinikilig na ako. Elle, is this your first starring role sa GMA? Yes po, first of serye na in-air. Although nag-taping po ako before with Voltes 5. Ah, pero hindi pa kasi lumalabas or umi-air yung Voltes 5. Oh wait, that means nauna ka mag-shoot for Voltes 5, pero unang ipapalabas ang show nyo ngayon. What's the full title again? Return to Paradise. Return to Paradise. Okay, ito so you started... Si L, eh. Paano mo binabalanse yon? Hindi ba nagkasabay? Sa ngayon po, medyo nagkakasabay na. Pero since airing po yung Return to Paradise, pinaprioritize po siya i-shoot. Is it hard for you to shift in between two different roles kapag nagtitaping? Medyo po. Although, medyo nakasanayan ko din po sa B5 kasi ang tagal po namin sinushoot yun. So, medyo na-embody ko na yung character niya. Kung siguro sa RTP, yun, medyo mahirap. Medyo isang mahirap. Switch lang. Okay. My question for both of you. Mahirap bang ishoot to? Kasi syempre, it's a very sexy show based on a sexy movie. Paano nyo parang binabalansa yun na you can do it na in a sexy manner but for daytime TV? Daya mo talaga. Pinasa agad ni Derek, no? Actually, Miss Pia, yung sa role ko po kasi, she's not sexy. I mean, in a way na dapat seductive. Kasi parang wholesome pa din yung character ko. So, medyo nababalanse siguro dahil din dun. Hindi siya like todo bigay, but there's this steamy scenes na ginawa namin sa isla. At gagawin pa. I'm curious, Derek, kapag nagsushoot ba kayo ng mga steamy scenes? Kasi syempre, yung napapanood namin, it really looks very polished, ganyan. Pero how is it to actually shoot a scene like that? I mean, kasi syempre, dami namang tao sa paligid nyo, di ba? Parang is it very technical? Yeah. Not really. Kasi kami kasi ni Elle, when we do sexy scenes, we don't think of what we're gonna look like. We think of the emotion and the journey of the character. Kasi yun yung pinaka-importante for us. Kung ano yung mafe-feel namin as Red and Yen habang ginagawa namin yung scene. So kami parang hindi namin naisip na kailangan ganito yung angle ng face, kailangan ganito yung para mas mukha siyang sexy. Kung ano yung nafe-feel namin deep inside, nilalabas lang namin sa isa't isa. Like a true artist, no? Ganun talaga pag artist ka, kailangan, it's not you, it's the character. Yes. I read before for actors and actresses, pag ganyan na may certain very passionate scene, they do a certain ritual na parang either mag-high five kayo, mag-shake hands kayo, just to end the scene para alam mo na you're back to your normal selves, na your real selves. Did you have something like that? Yes. Actually, nakita po yun sa BTS video namin na pinost ni Derek sa Instagram. Kunyari, like, mag-excite na kaming mabigat. Parang nag-high five kami noon. Tapos parang ang cute lang nung nakita namin yung video. Parang teamwork. Teamwork. Parang trabaho talaga to. Parang ganon. Yeah. Pwede nyo ba ikwento sa amin yung background story? Parang ba kayo na-stranded sa isla? Si Red tsaka si Eden, di ba? Mm. Yeah. College student sila. Dahil naging ako yung pinapauna niya. Gusto mo, El, yung next. Ako sabihin ko, Derek, go ahead. Yes, please. And next question. Sa lahat ng interviews, ganyan siya. Anyway, college students po kami doon. And then we have this, as an athlete, meron kaming, what do you call that? Parang, ang tawag doon din? Parang field trip. Hindi siya field trip eh. Parang competition sa Davao. Okay. So, lahat ng athlete pumunta doon. And then going back here, nag-crash yung plane. So, ang nakasurvive, si Derek and then yung best friend ko. Pero nasa ibang isla sila. And then si Sabina, si Raichu Sabina. And then my coach. Tapos nagkita-kita kami after a long time. Siguro mga 6 months kami kunyari nasa isla. Tapos napunta kami sa kabilang isla, which is kala Sabina. Tapos doon na nangyari yung mga kadramahan. Oh, kasi nagsama-sama na kayo doon. Yes. So, Derek, when you first found out na kayo ni Elle ang bibida sa show na to, ano yung una niyong naging reaction? Nag-audition pa ba kayo for the roles or binigay lang sa inyo yung roles? Fortunately, binigay lang naman. Pero of course,
kailangan pa rin namin syempre pagtrabahuhan. We did a lot of workshops. Tapos, well, yung reaction ko nung una ko nalamang si Elle, I know of her na kasi. I don't know her personally, pero nakikita ko siya sa social media. Sabi ko, ganda naman itong babaeng to. So, nung siya yung nakapartner ko, parang sabi ko, uy, okay, this is gonna be interesting. Kasi I found her really pretty na before. Wow. Alam mo, the fact na you can say na gandang-ganda ka kay Elle, ibig sabihin may certain level of comfort na sa pagitan ninyong dalawa eh, no? When I saw her, doon ko na-feel yung comfort. When I first saw her sa workshop. Kasi iba yung vibe na binigay niya sa akin eh, na parang close agad. May mga ganong tao eh. Pag nakita mo sila agad, parang, ay, magiging close ko to. Meron naman yung parang sobrang close sa'yo na hindi ka makakapasok, ganun. Pero sa kanya, parang naging click agad kami, which is good. So, ibig sabihin may natural chemistry between the two of you. I would want to. You'd like to think so. So, ikaw ba, Elle, what was your first impression of Derek nung nakita mo siya? Si Derek. Nako, ang ganda ng sinabi niya tungkol sa'yo, ha? Oo, match na yun. Napre-pressure ako eh. Pagpasok kasi ni Derek, mukha siyang bagong gising. Tapos, hindi siya masyado nagsasalita pa kasi siguro bagong gising. Sabi ko, parang yung the way he walks, the way he talks, parang may pagka-bad boy vibe siya. So, yun yung first impression ko sa kanya. Pero nung nakausap ko na siya. Sugar-coated pa yun sa lagay na yun. Okay. Nung nakausap ko siya, parang okay naman pala. Parang nung nakasama ko na siya sa isla, nagkukwento siya ng mga things about his life. May lalim. Sabi ko, parang hindi naman pala bad boy. Na-judge ko lang siya ng maaga. Good boy naman pala. Buti hindi ka na agad, no? Para yung parang, not turn off, pero yung parang na-off nung nakita mo na parang bad boy, gano'n. Hindi naman. Hindi naman. Usually kasi pag nakikita kong bad boy, hindi naman sa turn off, pero parang alam ko lang yung limitations ko. Parang gano'n. Guarded, no? Guarded. Pero parang ngayon, parang you're already filling out each other's sentences, ending each other's sentences. Kaya yung i-explain yung sinasabi ng isa't isa, which means na parang may certain closeness na na-develop while filming. Definitely. Super. Yeah. Parang alam ko na yung iniisip niya kahit di pa niya sabihin. Parang ganun. Pero din siya sa akin. Oh, ang cute. Parang na-OP tuloy ako. Parang ako third wheel. Joke lang. So, another challenge that I can imagine, syempre nasa isla kayo, so magtatanggal ng t-shirt, naka-bathing suit si Elle, at least dun sa pictorial. So, ano yung physical preparation ninyo for the roles? Ayan, hindi, magaling yan sa physical. Ino naman na ako ngayon. Sige. Well, syempre, I've been working out consistently naman ever since. Kahit wala pa akong show, nag-workout naman talaga ako. Pero this time kasi, the management made me trim down kasi I'm too big. I was too big down on screen. So sabi ko, okay. Yun. Medyo binago ko lang yung workout, more on body weight, more on cardio. Tapos, I lost a couple of pounds naman. So okay naman siya sa TV. Pero still kind of big, but nahabol. Ano ba yung workout mo? I mean, buhat lang ba yun? Or meron ka rin mga, yung iba, they do boxing or certain sports? Sa'yo ba talagang pure weightlifting? Yeah, well, ako, I mix everything kasi I'm a very active person and I love moving. So kahit na anong sports yan, kahit na darts pa yan, basta gumagalaw, game ako doon. Meron ka bang favorite sport that you like to do? Oh, basketball. I'm a basketball fanatic pa ever since before. Actually, if I weren't in show, I'd be a basketball player. That's my dream. Oh, really? Yeah. Sa, naglaro ka ba nung ikaw ay high school or grade school? Sa school ko sa Claret before. Ah, varsity. Wow. Nako, siguro nung naglalaro ka, dahil mong mga girls na nag-aabang doon with, although di ba Claret is an all-boys school, di ba? Oo. Pero pag may games, hindi ba, I'm sure may mga galing doon sa ibang schools na nanonood rin ng games ninyo. Well, yeah, meron din. Tsaka kasi, ang maganda rin kasi, yung school namin malapit, yung sa all-girls school din. So parang meron hangout spot doon yung mga students after class. So nakikita-kita ilan yung nag-aabang sa'yo? Oo, yun ang question ko. Ilan ang nag-aabang? Inaabangan kasi naniningil ng utang. Meron akong kilala na nag-aral sa Claret. Tapos yung mga nasa all-girls school. Tama ba, Holy Family? Holy ang Family, all-girls yeah. School. Yung mga nasa Holy Family daw, pag naglalakad siya sa labas ng school, nakikita siya. Tapos maglalabas ng panyo. Tapos talagang i-wave nila yung panyo. Tapos isisigaw yung pangalan niya. Parang, Christopher!
So ikaw ba ginaganon ka rin pag naglalakad ka sa labas ng claret? Actually, hindi eh. Pero kasi sa amin kasi ano eh, well, torpe kasi ako nung high school ako eh. So parang medyo hindi rin ako masyado nakikipag-usap sa girls kasi parang hindi ako comfortable dati sa mga girls eh. Kasi hindi ko alam kung paano magiging mag-act like myself when I'm around women. So hirap. Okay. So if you wanted to pursue basketball, if yun yung passion mo no high school, paano ka napunta sa pagiging isang artista? Well, my mom kasi was an actress before and I remember she did a show in another station before. Tapos I went with her tapos nakita ko nung manager ko ngayon. Nasa parang sinabi niya, oh, may potential ka, ganyan-ganyan. Gusto mo mag-pictorial tayo? Sabi ko, yeah, pictorial lang naman. Smile-smile lang. So okay, yun. Nag-pictorial ako. And then, sinubmit pala niya yung pictures ko sa GMA. Tapos, the week after, luckily, may isang, sa Twin Hearts yun eh, naghanap sila ng mga cast ng bago, dun sa bagong show for Twin Hearts. Eh, yung isang girl doon, wala pang love team. Eh, kasi yung girl na kasi na yun, medyo matangkad siya eh. So, parang naghahanap sila ng guy na medyo young, na medyo matangkad. So, sabi nila, itong guy na to, nagsubmit na pictures mo, pwede to. Matangkad naman siya. So, yun, pinasok nila ako doon. Without knowing anything about acting. I remember my first scene, I did like 6, 7, 8 takes pa nga ata. Kasi I couldn't remember the lines. I couldn't fulfill the emotion. So, nakahiya. Pero yun naman, ganda naman kasi our director was direct Gina. So, parang alagang-alaga, mommy-mommy. Yung mga 6 or 7 takes na yun, ano yun, mahaba ba yung lines mo noon? Or parang simpleng ano lang yun na parang hindi nasa ay, classroom? I'm sorry lang yun. I'm sorry lang yun sa bubulol-bulol pa ako. Okay, eh kasi may iba't ibang emotions yung I'm sorry, 'di ba? Yung may I'm sorry na galit, yeah. I'm sorry na sorry talaga. Okay, oh, understand mo, tsaka unang sabak mo yun, so okay lang. El, di ba ikaw rin, your parents are also both in showbiz, or used to be in showbiz? No, my dad is a DOP, and then my mom is sa real estate po yung mom ko. Ah, okay, I always thought na parang you came from a showbiz family. Hindi pala. My tito is an artista po. Okay. Kapatid po ni dad. Ayun, so dad side ko po. So, paano ka napasok sa pagiging isang artista? When I was doing commercials po, nung nag-fitting kami, may nag-approach po sa akin, pinag-audition niya ako sa GMA. Ayun po, doon po nag-start, tapos natanggap po ako sa GMA. Pero ginusto mo ba maging isang artista? When I was young, yes. Pero na-discourage po because ayaw ng parents ko nung una. And then since na natapos ko na po yung school ko, may diploma na. Meron na akong right. So, pinag-showbiz daw. Ayun. Kumbaga, adult ka na kasi. Yeah. Nung una, hindi alam ng parents ko na nag-audition ako sa GMA. Parang nagulat na lang sila na nakapag-sign na ako ng contract with them. Ah, okay. So, wala nang paalam kasi nga adult ka na. Yeah. But now, they're very supportive naman. Okay. Hindi ba nagugulat yung parents mo sa mga roles or scenes sometimes that you do? Nagugulat. Nagugulat. Sabi ko, oh, pag alam kong merong kissing scenes, sabihin ko, please don't watch today. At least may warning. May pa-warning. So never pa nilang napapalad yung mga ano intimate scenes? Hindi ko sure. Kasi umaalis ako sa living room kapag alam kong mayroong kissing scene. Eh. Ikaw na lang yung umalis. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pero bakit mo ginusto maging isang artista noong bata ka pa? Was it, wait, tito mo si Chris Villanueva, tama ba? Yes po. Was it somehow because you saw him being an actor, doon ba galing yun? Or it was really, yung sa'yo lang talaga, na gusto mo talaga maging artista? Siguro po may factor yon kasi na-curious ako. But then, talaga parang interested na po talaga ako with acting. Parang, alam mo yung mag-act ka in front of the mirror. Yung mga ganon, hindi ko alam kung bakit ko siya ginagawa. But now it all I can sense. Understand that. Kasi ako naman, nung bata ako, nagbabasa ako ng balita sa harap ng salamin. Talaga, may ganun talaga. Pero hindi ko, I mean, I didn't want to be a news anchor yet at the time or a journalist. Pero wala lang. Gusto ko lang magbasa ng balita sa harap ng salamin. Gusto ko lang subukan. Ganun ako sa harap ng salamin before. yung nga tatanong ko sana sa'yo, Derek, anong ginagawa ko sa harap ng salamin? Shoot ng bola. Shoot ng bola. Oo nga. So, kung si Derek was involved sa kanyang ano varsity, di ba? Varsity si Derek nung high school. Ikaw ba, El, meron kang mga theater club or athlete ka rin ba nung high school?
College? Sumasali po ako sa mga yung may, pag may mga play, yan, lagi po akong kasama. And then, sa dance, mayroon po akong dance group when I was in high school. And then, what else? Active po ako sa school nun. Kumaingay dyan. Tapos, ano yun? Hindi ko narinig. Nako. No, kasi first time ni El mag-mall show nung nandun kami sa, asan ba ta? Jensan. Sumayaw siya kasi. So, yeah. First time siya nakita talagang sumayaw. Ah. Na may choreography. So, sabi ko, wow, dancer pala talaga to. Na-impress ka. Na-impress ako eh. Ah, eh di ba ikaw, Derek, singer ka? Yeah, I was a choir member before. Napagsabay mo ang choir tsaka varsity? Yes. Wow! Yeah. Grabe! Imagine mo, may meet kang lalaki na choir na tapos varsity pa. Parang bihirang makamit ng ganun, di ba? Parang ano, no? parang best of ano both worlds na medyo jockey na medyo nerd. Tapos parang may, ano, may artistic sentimental side pa pala. Oh. Tapos may bad boy vibe pa, sabi ni Elle. Ang dami lang ano, ang gulo lang ng personality. Ang gulo nga. So, ibig sabihin, singing is your first love, not acting. Oh, yeah. Tama ba? I think I love singing more than anything else, more than basketball, more than acting. Because I remember, hindi talaga siya parang work sa akin. I remember when I was joining competition, singing competition sa school before, hindi ako napapagod mag-rehearse eh. As in, gusto ko talagang i-perfect, gusto ko talagang manalo. Doon ako na-discover sa choir kasi kinuha ako ng choir master namin kasi kumakanta ako sa contest, nakita niya ako. Yun, luckily, ang ganda. Kasi ang ganda na experience ko doon kasi we joined competitions abroad, say, all over Europe. Oh. Tapos sa Asia. Tapos hindi nga ako nakasali. Nag-South African ano sila, tour sila, so sayang. Pero hanggang ito lang pumabot. So ano mga kinakanta nyo nung nasa choir ka? Iba-ibang songs eh. French, cultural songs, tribal songs, ethnic songs from different islands in the Philippines, mga Bisaya, mga Palawan. Sample. Oo nga, sample naman dyan. Sample. Ang ano yung song niya eh. Nagdung ka ang mga Bornay, nakinasadya ang mga ati, kaparud ng pala. Nakalimutan ko ni lyrics eh, pero something like that. Medyo Bisaya, na folk song. French. Meron ka ba nung French? Naalala mo pa? Verbe galo trezolo tronic esperanza giriternel. Yun, parang ganun. Wow! Galing! Alam mo, eto kukwento ko kay El. Kay El ko talaga kukwento. Nung ano, may isang GMA Thanksgiving ba yun sa Manila Polo? Or baka birthday ata ni FLG yun na kumanta ka, Derek? Kumanta ka ng The Prayer? Sabi ko, my gosh, napakagaling naman ito. Oh, wow, yeah, nakakagulat. Thank you, Ms. Kita. Doon ako nagulat eh. Kasi akala ko hindi ganyan si D. Akala ko yung type ng music niya, mga hip-hop, mga EDM, ganon. Pero nung nakasama ko siya everyday, walang araw na hindi siya kumanta. As in, everyday, every hour. Yun yung habit niya, kumanta. And then, ang kinakanta pa niya yung mga opera, tapos yung mga choir, yung mga hindi ko pa alam na song. Tapos, nagugulat lang ako. Nag-iba yung tingin ko sa kanya. Wow. Very passionate siya with singing. Ibig sabihin, so pag nag-shoot kayo, syempre, di ba, parang nasa beach kayo, tapos maririnig mo na lang yung boses ni Derek carrying throughout the island na kumakanta ng gano'n. Yes, tapos ang lakas-lakas pa ng boses niya. Minsan nga, shh! Wow! pero alam mo, Derek, naiintindihan ko si Elle kasi nga, nagulat rin ako nung kumanta ka ng The Prayers. Ako, wow, super parang operatic na iba yung timbre ng boses ni Derek. Yeah, thank you. Thank you so much, Ms. Via. Nami-miss mo rin ba yung singing with a group? Kasi, I mean, you can still sing naman, di ba, nagpo-perform ka. Pero yung experience na singing with other people on stage, nami-miss mo ba yon? Oh, yeah. I miss everything about my choir experience. Meeting other choirs, meeting European choirs. Kasi iba talaga pag nakamit ka ng taong hindi Pilipino. Na iba yung culture nila, iba yung lahat. Marami kang matututunan. It's like learning something new na hindi yung mga sa books. Sa travel mo lang siya makakita and meeting other people. Teka, high school yun? High school yun nung bumabiyahe kayo for competition? Actually, elementary ako noon eh. I was grade 5, grade 6. Ah! Eh di ba parang yun yung part na medyo mataas pang boses ng mga bata? So, paano yung transition period na lumalalim na yung boses mo? Oh, that's a good question, Ms. Pia. Kasi I remember before when I joined
singing contest, I was in grade 6. Kasi first championship ko sa singing contest, grade 3 ako. Kinanta ko, I'll Be There, Mariah Carey. Tapos Jackson 5 pa yun. Grabe. Grabe yun, ha? So yun yung parang ano ko, yung first champion ko. Tapos pagdating ko ng grade 5, hindi na ako na, grade 4, grade 5, hindi na ako naka-champion, parang first runner-up na lang. So sabi ko, grade 6, parang gusto ko kantahin ulit yung grade 3 song ko para mag-champion ulit. Pero pumiyok ako on stage kasi ang taas oh, na, hindi ko pa siya kaya. Yun yung parang ano ko, eye-opener ko na parang, ah, hindi ko na to kaya. Medyo nagbaba, nagta-transition na yung voice ko. So from there, namili na ako ng mas mababang songs. So yun yung breakthrough moment ko, yung pumiyok ako on stage sa competition. Sa school. Oh. Yun. Para ako yung naiiyak dun sa thought na habang nagko-compete ka, pumiyok ka. Parang pang pelikula yung ano, eksena na yun. Naiiyak ka ba? May problema ka ba sa career, love life, sex life, or do you just need someone to talk to? Kahit gaano pa yan, kahit complicated. Pag-usapan natin yan sa Share Ko Lang Podcast. I'm Dr. Anna Tuazon, isang psychologist. Samahan niyo ako as we hear stories from personalities about issues that we all can relate to. May mapupulot ka pang tips para sa stronger and better version of you. Listen to Share Ko Lang Podcast, an original by GMA News and Public Affairs. Available on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you listen. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years as a newspaper reporter, news anchor, online editor, and documentary maker. But podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Empower yourselves and be safe. Eh, di ba ikaw, Derek, singer ka? Yeah, first championship ko sa singing contest, grade 3 ako. Kinanta ko, I'll Be There, Mariah Carey. Tapos Jackson 5 pa yun. Grabe. Grabe yun, ha? Tapos, grade 4, grade 5, hindi na ako naka-champion. Parang first runner-up na lang. So sabi ko, grade 6, parang gusto ko kantahin ulit yung grade 3 song ko para mag-champion ulit. Pero, pumiyok ako on stage kasi ang taas hindi ko pa siya kaya. Para ako yung naiiyak dun sa thought na habang nagko-compete ka, pumiyok ka. Naiyak ka ba? Sobra. Hindi naman, pero yung mom kong naiyak. Paano mo na-get over yun? Buti, ano ha, hindi ka na trauma. Gusto mo pang mag-compete ulit at kumanta on stage. Yeah, well, bata pa rin ako noon eh. So parang sa akin, ine-enjoy ko lang talaga yung moment. Siguro kung ngayon nangyari yun, on stage sa AOS, parang nakakahiya yun. Pero dati parang mga kaibigan ko lang na may nanonood sa akin, mga classmates ko. So parang pinagkipan lang namin yung moment na yun. Pero yung mom ko nahihiya, parang... Bayan, Derek! Oh no! Parang pwedeng maging role mo, choir master. Ganyan. Parang hunky choir master. Hunky. Diba? May bad side, no? Oo, may bad side pala siya. May angst. Ikaw ba, El, meron kang experiences rin na competition nung ikaw ay bata pa? Mga dance po. Yung dance group namin. Cheerleader ka ba? Cheerleader, yes, before. Pero more on, may kaming dance group na kami yung pinapasayo palagi pag may mga events, ganyan, foundation day, ganyan. Ah, okay. Hindi mga tipong interpretative dance, ganyan. Meron din po, pero siguro twice lang. Meron pa ba kayong mga dream roles? I'm sure, para you're both very young, dami nyo pang pwedeng gawin, gustong gawin. Ano yung mga dream roles ninyo? Sabi ni Derek, una ka daw, sabi ni Derek. ako, gusto ko po kasi mag-action. Parang gusto kong maging cop. Or a superhero. Or, alam niyo po ba yung Salt kay Angelina Jolie? Yes! Mm-hmm. Pwede. Yeah. Oh, kasi napaka, parang ano, no? Napaka physical din nung role na yon. Yeah. Diba? I mean, may mga, yun yung nage-escape siya, diba? Tinorture siya. Yes, yun po. Okay. Yeah. Napaisip tuloy ko. Hinahanap niya yung asawa niya? Ah, yes. Yun po yun. Okay. At dami ko tanong. sorry. Just to be sure, pareho pinag-usapan natin. Okay, so gusto mo, ano, yung mga action roles.
Yes. Mahilig po kasi yung manakit. Joke. Ano bang sport mo, Elle? Swimming, volleyball, and badminton. Tapos nag-gym ka na, yung parang normal workout na lifting weights, ganyan? Yes, and boxing po. Pero recently, hindi na po ako ganun ka-active like Derek. Hindi ko na siya kaya. Oh, Derek, ikaw naman. Ano yung mga ano mo, dream roles pa? Siguro gusto ko mag-play ng mentally challenged person para alam ko din yung pinagdadaanan nila in a way para maintindihan ko sila. Kasi nagkaroon ako ng relationships before na yung partner ko may depression, may anxiety, may mga ganon. So ako minsan dati, iniisip ko parang, hindi ba nila kayang kontrolin yun? Ganon. So may mga ganon akong ano dati. Pero as I mature, parang inisip ko din na parang baka hindi talaga nila kayang kontrolin yun. Baka talagang may chemical imbalance talaga sa brain. So ako, gusto ko talagang gawin yung mga ganong role para mag-gets ko sila. Tsaka mas maging open-minded ako towards them. Not just people with mental health issues, but yun talagang sakit na talaga. Wow, very interesting, no? Very interesting din yung reason mo for wanting to do that role. Parang may personal hugot, kumbaga, kung bakit mo gustong subukan yung role na yun. Yeah, kasi in the end of our lives naman, gusto kasi may fulfillment ako na parang kaya ko maging open-minded sa lahat ng klase ng tao, sa lahat ng mga iniisip nila na nafe-feel nila. Gusto ko, ma-feel ko rin yun. I wanna feel empathetic towards them. Kaya parang masarap lang sa feeling na maintindihan mo sila and makatulong din sa akin yan sa growth ko as a person. Wow! You mentioned your growth as a person. Would you say na parang every character or every role that you play may naiiwan sa'yo from that character? Or kahit learnings, diba? Yes. Especially this character that I'm doing now, I'm sure mamimiss ko tong character ko at mamimiss ko to. Mamimiss ko tong experience na to kasi I put so much in this character na emotion, na karga. So, pag natapos tong show na to, malulungkot talaga ako. I'm sure it's a one-of-a-kind experience din para sa inyo. And ang taas ng ratings nyo, ha? Yay! Your first week, nagtatrend, laging nagtatrend kayo on Twitter. Ano yung feeling na napaka-warm ng reception dun sa show ninyo? Sobrang daming paghihirap yung ginawa din ng crew dun sa, lalo na nun sa Humalig. So, nung nakita namin na ang taas ng ratings ng pilot, sobrang tontuwa kami. As in, very grateful na-appreciate ng mga tao at inabangan talaga. Feels so good kasi especially, this is a new love team eh. Parang mahirap na hindi namin gets yung working attitude ng isa't isa. Pero at the end of the day, nabind naman kami as a group. Ang saya ng feeling kasi lahat kami, gusto namin pagandahin yung show eh. Isa lang yung ano namin, priority namin. To serve the viewers and ma-feel nila kung anong na-feel namin. And I think we're successful naman sa ganong part. Kaya rin talaga nila inaabangan. How is it like working with, veteran actors like Yula Valdez, Teresa Loizaga? Kamusta yung experience? Sa una po, nakaka-pressure and intimidating kasi of course, ang dami na nilang nagawang projects and very sanay na sila and sobrang galing na nila. So, intimidating, nakakatakot nung una mo silang makaka-eksena kasi you don't wanna let them down. Of course, we did our best kapag ka-eksena namin sila and sila, Lizelle din, napakagaling din nila. Nakaka-pressure lang talaga tong show na to kasi lahat sila, magagaling eh. Pati si D. Derek, ikaw ba mas na-pressure ka pag nag-film kayo now that the show is actually airing at alam mo na yung mga comments, reactions ng mga viewers? Kasi nung umpisa ng shooting nyo, wala pa namang nakakapanood, di ba? Kasi hindi pa umi-ere. Yeah. O tama, ngayon. Mas naka-pressure ngayon kasi nasa peak na kami ng show namin eh. So lahat ng emotions dito na mangyayari, yung napaka heavy drama na. Ito na yung pinakakailangan kargahan talaga. So malapit na namin gawin yon. Actually, ginagawa na natin ngayon. Dami na rin nating mga nagawang sobrang heavy na hindi pa nag-air. Luckily, my partner, si Elle, willing siya makipag-collab eh. Tsaka very open din siya, which na-affect din ako sa openness niya. So, ang ganda ng working relationship naming dalawa. I love working with Elle talaga. And pati si mga veteran actors din. Galing din nilang mag-trigger. You mentioned, Derek, na you love working with Elle. Does this mean parang gusto niyo to work together in other projects pa in the future? 100%. Ako, yes. Yeah. Para makatrabaho pa sa movies, sa shows, sa TVC. time to manifest. Yes. Ikaw rin, Elle. Hindi ka naman namin pinipressure ni Derek, pero... Pero maganda yung sagot ko sa
sana maganda. Actually, napag-usapan po namin yan. Sabi namin, what if hindi na tayo magkasama sa next show? Sabi namin, malulungkot kami parehas talaga. As in, genuinely, yun yung na-feel namin. Oh, parang pati ako malulungkot. Sayang, ang ganda talaga ng nagawa naming working relationship. As in, di pa kami nag-aaway, di pa kami nagkakatapuhan. Tapos every time na siguro mahihirapan kami sa isang scene, we would try to help each other. And then, kunyari, pag may eksena kami, ang hugot lang namin is yung kung ano yung na-share namin sa isa't isa with our personal lives. Titignan lang namin yung isa't isa sa mata. Tapos parang from there on, may nararamdaman na kami. Tapos magsaslide na lang yung lines, yung emotion. Ganun. Ang sarap pagkatrabaho mo, ganun. Mm-hmm. Parang wala ka nang gustong ibang makatrabaho after ito. Parang nga, joke. Joke lang, joke lang. So, going back to what you said kanina, diba, yung first impressions ninyo of each other. Kasi first time nyo to meet was, what was it, the workshop? Tama ba? Workshop yun, diba? Yeah. And how long ago was that? 4 months ago. Yeah, mga ganun. 4 months ago. Looking back then, and then going to today, how would you describe yung relationship ninyo? Professional relationship and the personal relationship you have with each other. Parang paano siya nag-iba? Paano siya nag-grow in a sense? Sino unang sasagot? Di. Si Derek muna, kasi kanina si Elle ang pinauna mo. Ang mabilis nangyayari ang lahat kasi feeling ko kilala ko na si Elle for like 10 years, more than ganun. Kasi ang dami ko na talagang alam tungkol sa kanya and I'm very comfortable with her. I tell her most of my problems, my secrets, some. Tapos, kasi nag-open up din siya sa akin and pinapa-feel niya sa'yo na it's okay to talk to me, you can talk to me, and we can solve this together. Ganun yung relationship namin, not just working relationship, pero din kaming relationship off-cam. I think yun din yung nagpapagaan ng trabaho namin kasi kilalang-kilala nila kami. Alam niya kung ano yung trigger sa akin, alam niya kung ano yung magpapaiyak sa akin, ano yung magpapasaya sa akin, alam niya yung interests ko, alam niya yung gusto kong gawin. Tapos yun, ganun din ako sa kanya. Masasabi ko na yung growth namin from workshop, from day one to ngayon, ibang klase. Para naming matagal ng friends. Correct. Hili mo ba 10 years mo na rin kilala si Derek? Yes! Surprisingly, yes. Siguro yung growth, nag-start po kami sa workshop, yun nga po yung ang unang pinagawa sa amin is yung hawakan yung isa't isa. I wasn't comfortable at that time, but nung napunta kami ng isla, for some reason, naging comfortable na ako sa kanya, hindi na ako nailang. Siguro kasi pina-feel din sa akin ni Dina, hindi niya ako tinitake advantage. He made sure na comfortable ako gawin yung mga gagawin niya. Parang pinuhat niya yung takot ko. He made sure na magiging comfortable ako doon. And then with the scenes, yun na nga po, parang natutuwa ako kasi may halong personal and dun sa scene, yung ginagawa namin. So parang mas deeper siya. And then sa, how's our personal relationship? Eka lang. I think we are very close. We are very close. Pinag-usapan din namin kung magiging taping friends lang ba tayo. Sabi namin hindi. Hindi. Bawal. Maiinas kami sa isa't isa. Oh, magagalit ako sa'yo. Kami. Magagalit din ako sa'yo. Bakit? Ano ibig sabihin pag taping friends lang? Hindi na nagme-message after taping? Yeah. Yes. Parang hanggang work lang. May ganun daw po. Dami ko na experience sa ganyan. Ay, talaga? Sino? Spill. Kahit ilagay mo nalang sa chat box. Ay, yung tipong ano, parang friends na friends kayo, tapos after taping, parang di ka na niya kilala, ganun? Yeah. Basically, kinalimutan niya. Nag-drop siya ng character, nag-drop siya ng lahat. Tapos, hindi naman sa hindi kilala, pero not as close na compared to before. Of course, pag nakikita niyo, kita hi, hello, pero that's it. Parang ako yung na-hurt. Siyempre, nag-invest ka ng ano mo rin, ng time mo eh. Ng yung character mo, nag-invest pagmamahal sa character niya. And like I've said, yun nga eh, nag-invest din ako ng personal ko as Derek sa kanya. So, ouch yun, di ba? Pero feeling ko, ito yung pinaka-out hindi kami nag-usap ni Elle kasi ito yung pinaka-malaking investment ng character ko na yun. O, saka parang, as Elle said, close na kayo. Oh, cute nga, itawag na nga sa'yo ni Elle, D, di ba? Kala ko nga kanina, B. D pala, D. Mali ako, mali. Babe na pala, eh. Oo, baby na pala. Clarify natin. D as in Derek. Yeah. Ang haba po kasi nung Derek. D. Ano tawag mo kay L? Tawag sa kanya Jam. Kasi yun talaga yung real name niya. Jam? Jamila. Yeah. Chanel. Ah,
So, jumped out wow. sa kanya. Buong pangalan mo, Jamila Chanel? Yes po. And then, screen name ang L. Ah, okay. From Chanel. Friends talaga kayo pag yung tawag mo sa kanya yung totoong pangalan niya. Yes, oo. Yeah. Yung talaga siya. So, ang pangalan ni L sa phone mo, Jam? Chanel. And then, anong name ni Derek sa phone mo? Heart lang. Joke. Derek lang po. Derek Monasterio. Ay, buong-buo. Very business. May apelido. Oo, very business. Like, buo lang emoji. Wala. We're too old for that though. Ah, too old for that ba? Nako, teka. Adjust ko yung sa phone ko, ha? Siya pala yung may emoji. Ako pala yung may emoji. Joke lang. Joke lang naman. Ang cute ninyo, grabe. Parang feeling ko, ano lang ako, 20 years old. De, joke lang. Exaggerate 20. May emoji sa phone, 20 years old. May, nahiya tuloy ako. Oo nga, patal ko ng asterisk. Kasi di ba pag emoji siya yung magiging first sa phone mo? Yeah. Oo, para ano, hindi na pala uso yun. Anyway, teka, after all this, parang hindi pwede sa akin na ito lang ang magiging show ninyo. Kailangan may iba pa kayong show na mapapanood namin after this. Na together, ha? Oo nga. Baka naman po. Oh, sige. Oh, pero before we wrap things up, first of all, thanks ha for this surprise. Na-surprise talaga ako. Buti na lang yung clue was na-stranded sa isang isla. Oo nga. Kasi medyo generic pag actor-actress, di ba? So at least may clue na ganon. Sabi sa akin, ang dami ko na kasing tinanong sa inyo bago ko makuha yung clues. Sorry. anyway, pero eto, merong game na prepare yung team for you. So ang game is ganito. Teka, check natin yung mechanics. Okay, kung masa-stranded ka sa isang isla at may chance ka makuha ang mga bagay na gusto mo, anong pipiliin mo? Okay, so bibigyan ko kayo ng options sa sabihin nyo sa akin. Okay? So, unahin natin si L. Okay. Kung masanid ka sa isang isla at may chance kang makakuha ng bagay na gusto mo, anong pipiliin mong pagkain? Lechon. Lechon kasi malaki siya eh. Isang buo. Okay. O, isang buo, pwede mag-last ng ilang days yun. Pwede pang gawing paksi yun. Char, wala naman ang mga kamasa. Wala naman. Pero good for sharing. Good for sharing ang lechon. Tapos naalala ko, kasi si Dean nagpalechon siya sa isla. Tapos sarap na sarap kami. Kasi buong time, puro seafood yung kinakain namin. Although masarap din siya. Pero nang sawa din kami sa seafood. So, sarap ng lechon. Ayan. Ikaw, Derek, anong ano, gusto mong pagkain na dadalhin mo sa isla? Truffle pasta. Ay, ang sosyal. Favorite ko yun eh. So, yun na lang. Ah, okay. Yun na lang. Kunyari, stranded. Oo. Pag stranded ka. Salmon. Kasi alam ko, pwede mong kainin ng hilaw yun eh, yung salmon. Tapos pwede mong i-dry lang yun sa sun eh, para maging parang sun-dried fish. Para hindi masira. Kasi yung pina, alam ko, may proper storage yan eh, pag wala kang fridge. Paano mo gagawin? Parang kasi yung may movie kasi yan eh, na parang pinilay niya yung salmon, tapos hinang niya, tapos pwede niya kainin na ano. Kalimutan ko ng movie yun. Oh, social naman survival ng bawin mood yun ni Derek. Na, pero hindi talaga ako makain ng mga isda-isda. Kaya ka pala nagpalechon sa isla. Okay, eto, next question. Kung masalit ka sa isang isla, anong pipiliin mong gamit sa kwarto na dadalhin mo? Derek. Go, Derek. Go muna. Charger ng cellphone. Everlasting battery, ganon. Para sa power bank. Power bank? Wala namang saksakan dun eh. Wala rin dun. Naman? Si L talagang kinikilatis ni L yung mga choices ni Derek eh. Stranded nga eh. Ikaw, Jam, ano? Anong dadalhin mo? Makapal na kumot. Para pwede pang silong, pwede pang paggabi, pag malamig. What a pick. Ikaw, Miss Pia. Okay. Ako, kung ma-standard ako sa isa, dalhin ko na lang kayong dalawa. Yeah. Kasi sanay na kayo. Pinamay pa tayo sa stranded. Oo nga. Walang dapat na damay tayo. Turo niya na lang sa akin, di ba? Tapos jamming tayo, Derek. Sayaw kami ni El, ganyan. Parang may entertainment. Siya yung taga-kanta. Oo. Oo, si Derek taga-kanta. Napaisip ako sa tanong ni Derek. Next question. Kung masyari ka sa isla, anong dadalhin mong damit? Rush guard siguro, para hindi ka rin masyadong sunburned. So pwedeng sa dagat, tas may protection ka pa sa araw. Good choice, good choice. Ikaw, Elle? Ako siguro isang long dress na long sleeves. Baka para may protection ka din. Yes, and pwedeng punitin pa.
Tama, tama. Para maraming tela. Hindi ba kayo, ano, kinakagat or na puputaktin ng kung anong insekto sa isla? Ano, ang dami. Ang dami po, Miss Pia. As in, kamot kami ng kamot every day. As in, nagsusugat na kami. Ang dami na naming scar. Talaga? Yeah. Kung masanad ka sa isang isla, anong dadalhin mong gadget? Gadget? Phone. Laptop or cellphone? Phone na, no? Yeah, lahat nandun Lahat pwedeng gawin sa cellphone. Pwede ka pa kaya lang wala ka namang signal. Pwede ka mag-picture pero hindi ka pwede mag-text. Pwede. Oh, Derek, anong dadalhin mong gadget? Oh, gadget. Recorder. Para dun ko sabihin yung day one, ito ako ganyan-ganyan. Kasi, halimbawa, hindi ako nag-survive. At least, may pwede ako makagawa ng book doon. Bibilin, diyayaman yung family ko. Next. Galing mag-isip ni Derek, no? Oo, galing. Galing doon, ha? Oo, thinking of the family. Nice. Hindi lang pansarili. Okay na, okay. So, ikaw, El, kung mas channeled ka sa island, ano or sinong dadalhin mong companion? Sabihin ko sana yung dog ko. Kaso nga lang, yung dog ko para makain ko din. Pero no! 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 Pag na no choice, oh my God, hindi ko kaya. Oo nga, no, baka matempt ka pa. Oo. Tao na lang, para hindi ka matempt. Tao na lang. Si Derek, kasi malakas siya. So, utos-utos ako na lang si Derek doon. Kunin mo yung buko dyan sa taas. Actually, yun yung una ko naisip. Pwede siyang umakit ng puno para kumuha ng buko. Oo. Derek, sayaw. Derek, sing. Kaya-kaya ni Derek buksan yung buko, no? Hanap lang siyang bato. Mm. Tapos, kakrak na niyang ganon. Pwede, yes. Pwede. Okay. Eto, last question na. Kung masanad ka sa island, sino ang dadalhin mong companion? Sinabi ko si hindi si El. Magagalit yan kasi sinabi niya ako. Oh, kasi El. Pinili ka na niya. Hindi ako magagalit. De, pero honestly, first option ko talaga, ikaw, Jam. Kasi nagawa na natin eh, ng 10 days. So, pili ko kaya natin ng 10 years. Wow, naman 10 years. Grabe naman 10 years sa isla. Ano na tayo? Nako guys, thanks so much for being so game and answering all these questions. Kahit medyo hypothetical lang naman siya, di ba? Yeah. But thank you. Thank you. I had so much fun. Alam mo, ang saya ng surprise na to. Kasi sa totoo lang, nung pinapalabas yung first teasers nyo, papakita yung nasa school kayo tapos nasa island na kayo tapos yung T-card na nandun kayo yung may wing ng aeroplano. Yeah. I'm not kidding. Tuwing pinapalabas yun, na nasa studio kami habang naka-standby series, lahat kami, tatahimik kami. Tapos papanoorin namin. Kahit nakita na namin, lahat kami lahat, wow. Oo, tapos kami lahat, wow. Ang galing. Parang ako, okay. So, kailangan na, no? Sana may book 2. Hindi pa tapos yung first. Kasi kailangan ng book 2. Return to ulit. Na ibang island naman, no? Na-stranded ulit. Oo. Kung malas. Na-stranded ulit. Can you guys invite the viewers to continue supporting, to continue watching, tsaka kung where can we catch you on social media? Sana po manood po kayo ng Return to Paradise. 3:25 PM po yan, Mondays to Fridays, sa GMA Afternoon Prime. Napakadami pa pong revelations na magaganap at very heavy drama ang makikita nyo pa dito dahil hindi natin alam kung matatanggap ba ng pamilya ng isa't isa kaming dalawa. Tama si Jamie, yung struggle namin doon, yung kung matatanggap ba, anong gagawin namin para matanggap kami ng families namin. Tapos ano yung mga dilema na mangyayari sa character ni Yen-Yen. May mangyayari sa kanya eh, na parang ito na yung magsisil ng aming love. So kailangan nilang abangan kung ano yun. Again, yeah, Return to Paradise, everyday po yan, 3:25 PM, the GMA Afternoon Prime. Nako, thank you guys. Patuloy ang suporta ng mga tao sa show. And where can we catch you on social media? Instagram at _El Villanueva and then Facebook at El Villanueva Official. Yun, ako Instagram at Derek Monasterio and Twitter at Der Monasterio with 4 R's. Yeah. 4 hours after the dare or 4 hours sa monasteryo? 4 hours sa dare. Okay. Napaisip ako doon ha. Okay, nako. Pwede mo nang paltan, gawin mo nang D. D monasteryo. Nah, joke lang. D. Oh, maraming E after the D. No, guys, ba't ako kinikilig? Wait. Kailangan ko pang pumasok pero parang gusto ko pang i-extend yung conversation natin. As saya-saya ng conversation natin. Thank you so much. Yeah, we enjoyed so much. It's so fun. Thank you. I also had so much fun. That's why I love every
surprise conversation dahil hindi ko talaga alam kung ano i-expect. Parang ano, kailangan natin magkita in real life. Yes! Yes! Oo! Oh. Sige, guys, super thank you and see you around soon. See. Thank you! Thank you, Miss Pia! Bye-bye! This amazing surprise was planned by the team of Dominic Del Mundo and Aubrey De Las Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!